Ang masasabi ko sa mga sponsor, dakulang pasalamat ko sa kanya na binigyan pa nilang buhay ang akin ko. Maraming maraming salamat kay Mama Celia na nandiyan siya lagi para sa amin kahit na wala nang matira sa kanya. Guys, kaya ano, kay Neray kasi magpapa-check up daw sila. Kailangan nila ng pera. Kasama ulit natin si Edwin. Tabaw namin yung mani ni Raymond na tinitinda. Ito ang gawa ni Edwin, guys. May payong di ginagamit. Pagano ko lang ng aso to. Bahay kahit mainit, masarap naman yung hangin. Malakas. Ganyan guys, nakakanasan ko din. Tabas na, ay magabas ng ano, palay. So ganito kain nita na, or now. Kung wala ka lang pamilya, talagang sasabihin mo, ayaw mo na eh. Kaso hindi ka pwedeng umayaw kasi nga may pamilya ka na. Red! Kage! Tingnan natin. Now, hindi niya alam dito yung daan. Dito tayo! Kala ko alam mo yung papunta kay Nere. Ha? May kambing ka? Dito kami dati nakatira. Yeah, doon. Doon, bata pa kami. Dito ang pinanganak eh. Sarap nga dito. Sarap na. Sarap ng buhay dito, na. Presko. Ito yung isa sa pinatayo na yung bahay. Kaya. Malinis, na. Dito. Ang kaya na hapo. Thank you.
Pwede pong magdagos. Nakadagos na nga na eh. Ano? Yan po. Dali na po. Medyo mainit pa. Dito nga sinira tapos yung... Ito yung tunay mong nanay? Siya yung tita. Stick. Ay, ang ano. Ah, siya yung... Ako yung nagpalaki sa kanya na ano, na iniwan sa akin ng nanay niya. Ay, hindi pala. Iniwan sa kanya doon sa kapatid ko. Na isa. Siya iniwan doon sa kapatid niya. Kapatid ko. Ngayon, hindi kaya ng kapatid ko. Tinanggap ko. Ah, binigay sa inyo. Binigay sa akin. Oo. Ako na lahat. Ikaw na yung nagpalaki sa kanya. Ano po yung masasabi nyo sa mga sponsor natin? Ang masasabi ko sa mga sponsor, dakulang pasalamat ko sa kanya. Binigyan pa nilang buhay ang aki ko. Yung adapt kong iniyo. Naday ko na nais-nais na araw kayo ng sitwasyon niya. Kaya pasalamat ako na naigwang nagmamalasakit sa kanya. Eh, hindi man ang pag-ano ko sa indo. Tabangan man si Sinda sa pag-vlog sa kanya na masigit pa, hindi lang sinin ining akit na ini. Nakulang pasalamat ko sa Inda bilang sa Panginoon, lalo na sa imo no, na nagkahilingan kita. Iyon ang pangako ko na mauli ako ng Diyon na magkahilingin kita. Na magpapasalamat ako sa imo na binigyan mong buhay pa sa rung akin, Nene. Kaya dakulang pag ano ko sa imo, no? Opo, andito po kami para tumulong nga sa mga katulad niya. Lalong... Iyon ang ano ko sa imo. Nakita po natin dati yung kalagayan niya, no? Kalagayan nung una na halos kulang na isa na lang na hininga ang nakikita ko sa kanya. Isang perma na lang yung hinihintay bago bagong matapos bagong mawala na. Sabi ko sa Panginoon, huwag mo munang kunin sa akin. Opo. Sabi ko, ito, binigay ko ulit sa akin. Napakalaking bagay talaga yung dasal na. Ang dasal talaga na wala. Walang kapugtas-pugtas na kung talagang gusto mong mabuhay ang isang tao. Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa Panginoon. Huwag kang hinaan pagdadasal sa kanila. Kami din nagpapasalamat din sa pagpapalagay mo kay Nere. Kasi yun na walang nag-aalaga sa kanya. Wala talaga. Wala. Pero kung hindi dahil sa inyo, iwan natin kung ano na yung nangyari sa kanya. Wala na. Di ko na masabi na mabuhay pa siya sa nakita ko ng mga nakaraan na taon. Opo. Lahat pala ng ano, lahat, dati, lahat ng mga gastos, yung pagkain nila. Saan niyo po galing? Sa akin nang gagaling. Ano po yung trabaho niyo sa Maynila? Ano? Inihong housemaid. Housemaid? Bilang yaya, katiwala sa laukang harong. Uliun man nila ang mga bata, mabuti ang pag-ano ko sa kanila. Eh, paano niyo po yung pinagkakasya sa mga anak mo? Ilan po yung anak mo? Isa lang. Bukod sa kanya? Isa lang. Ah, isa lang? Isa lang. Ah. Buhot sa pag isa lang ang anak ko, lahat sa akin. Lahat. Walang ano. Mula nang nawalang magulang ko. At sabi ko nga. Isang huwarang ina din to si Nanay Celia. Nanay Celia. Oo. Kasi hindi na iniisip talaga yung pansarili niya. Pag ano ng ano. Kundi yung pamilya na yung iniisip niya. Pamilya na talaga. Okay, Sinera, anong masasabi mo sa mama mo? Apo, ang masasabi ko po, sobrang nagpapasalamat po ako kasi kahit na ano, sabi niya nga po sa akin, bago po siya umuwi, 5,000 lang daw po talaga yung naipon niyang pera pag uwi dito. Gusto niya lang po talagang mag-effort na dumalaw kasi po, ayan nga po, nagkasakit na naman ako ulit. Gusto niya daw po kahit na ang binigay nga lang po sa kanya, 2 weeks po, na ano po. Ngayon pong 8, aalis na po siya. Dapat po, sabi niya po, magsiselebrate muna kami ng Mother's Day bago po siya umalis. Kaya sabi, sobrang nagpapasalamat ako kasi kahit na ganun lang yung pera niya, tas yung pamasahe, sobrang mahal.
Kahit na alam niyang kakapusin siya, tinuloy niya pa rin na umuwi siyang makita niya ako na kahit na 2 weeks lang makasama niya ako na pinaghahati niya yung oras niya na dito doon, dito doon. So ngayon po kasi wala yung asawa ko, nagtrabaho na po. Kaya sa libod po, sa poultryhan po. 1 month po dun yun na ano. Pero po sabi niya naman po, kung sakaling may problema, may ano, tawag lang ako, bababa daw po. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay mama kasi, kundi dahil sa kanya, hindi ko alam kasi, sa halos siya lahat eh. Nanay kong tunay, parang, wala, hindi ko alam. Lagi lang siya nagsasabi, uuwi, uuwi. Pero kung gusto mo kasi talagang uuwi, i-effort ka eh. Pero wala. Lagi lang siyang ganun, uuwi. Sa akin, okay lang naman. Kung gusto niya umuwi, welcome naman siya dito sa bahay ko. Pero pang ano ko lang po talaga. Maraming salamat kay Mama Celiana. Nandiyan siya lagi para sa amin kahit na wala nang matira sa kanya. Basta meron kami magkapatid. Kahit na minsan po naririnig ko na sa totoo lang po, masama yung loob ko na naririnig ko na sasabihin sa'yo na ampun ka lang, pero bakit ikaw pa yung mas labi? Tapos magpupusa ako ng picture niya at sabihin sa comment, sigurado ka nanay mo? Ipapamukha sa'yo yung ampun ka. Para sa akin kasi po, kahit kailan di ko tinuring na pinsan ko siya, di ko tinuring na aniba siya. Pero yung turing niya po sa akin, iba. Kasi po ako, ano na kukuha ko, binibigyan ko doon. Pero iba po kasi yung ano nila sa akin. Kaya may tao po nagsasabi na, stress yan sa'yo. Alam mo, matatalo ka kasi may sakit. Kayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Kahit po sila sinasabi nila, huwag mo nalang pansinin, maging masaya ka na lang. Kasi yun lang yung maitutulong mo sa sarili mo. Kaya, nahayaan ko na lang po. Tama yan, hayaan mo na lang kasi ma-stress ka. Diba, bawal sa'yo ma-stress. Opo. Hayaan mo na yan. Pare-parehas lang tayo, may mga narinig na ganyan. Hindi man tulad sa'yo, halos parehas lang din. Hayaan na lang. So ngayon, kumusta na yung pagkiramdam mo? Ngayon po, ano, 2 weeks na po ako meron ditong parang ano yan? Ayan po. Ah, bukol? Opo. Ngayon po, di ko yan napakita sa doktor ko nung nag-check up po ako. Bakit? Opo, parang ano po siya. Hindi, kasi nagkaroon din ako dati mo, pero nawawala na. Masakit po siya. Tapos yung, ngayon po, sigurado. Ito, nananakit po siya. Paggabi, tapos dini po, dito po sa dito. Ngayon po, sabi sa akin yung asawa ko, bukas may check-up sa Rayuma. Pwede ka naman magpa-check-up. Huwag na sa katapusan, nandiyan pa naman si mama. Kasi pwede naman po sa katapusan. Eh, ano na po siya, magto 2 weeks na simula nung lumabas ako. Sumasakit po dito sa may likod pong ito. Eh, saan ka, anong ipapa-check-up mo? Ito lang. Tapos yung bukol mo dito? Tapos ito po. Saan niya, sa Naga City? Ano, opo, sa BMC po. Hindi po dun sa dating pinuntahan namin. Eh, magkano yung ano, yung... Ang kung sa ano naman po, ang bayad po dun, 50 pesos po. Kasi ang check-up? Opo, may green card naman po dyan, nakatunayan na ano po, na-admit ka dun. Tapos, kung may i-re-reseta po sila, yun lang po yung ano mo na, kung sakaling sa mga... Tatanungin ka po kasi kung ano na daban mo, kung anong-ano mo, tapos tatanungin ka kung may gamot ka, magre-reseta po sila, tapos yun lang naman po. Ayan, dun sa ano, dun sa pera nyo, eh, pag nung mag-chat ka, nag-withdraw ako ng 3,000. So, magkano yung hingi mo? 1,500? Opo. 3,000 na para... Kasi yun nung nakaraan po, yun nga po, na-short po kami. Kasi po, yung pamasahe po, ano, tapos yung sa gamot po, sabi po sa akin nung ano, yung tablet, andyan po, binili ko. Nasa 515 po, yung binili ko. Eh, sabi po nung asawa ko, kung bibilin mo yung kahon,
magdadagdag ka dun sa 1,000. Kaya ang binili lang po namin nasa 515 po. Tapos sa yung sa pamasahe. Sabi kasi ni Darwin, hindi naman kayo magpapatsikap. Kaya eh, yun lang yung hini, yun lang yung... Yun nga po yung ano ko sa kanya sinabi. Ano po nila na kada buwan-buwan po may matatanggap akong 10 box na gamot ko po. Galing sa gobyerno? Galing po sa Amerika po. Charity. Kukunan lang po nila ako ng picture po. Tapos ipapadala po dun. Nabali yung maintenance ko po. Tapos bibigyan po nila ng vitamins po. Pwede maganda yun, no? Malaking yun ginhawa yun sa'yo. Malaking tulong. Kaya sobrang nagpapasalam. Yung ibibili natin ng vitamins mo, eh, bili mo na kung yung pagkain nyo dito. Kung ano pa yung mga kailangan nyo. Ito, magpapacheck up ka. So ito, 3,000. Ayan, doon ka mag-thank you sa mga sponsor natin. Ayan po. Ang masasabi ko lang po sa lahat ng taong from sa simula po na nagbigay sa amin ng tulong at hanggang ngayon po, lalong-lalo na po kay Oragon Honey po, sa pamilya niya po, at sa mga tao po, kay Ninang Grace po, at saka kay Ninang, ano po, Ninang ROTC po, at kay Ninang Joy ROS. Po. Kay Ninang ROS po. Tapos kay Ninang Joy po. At sa lahat-lahat po ng taong nagtitiwala po sa amin, tapos tumutulong po, maraming salamat po sa inyo at God bless po. Alam ko pong hindi kayo papabayaan ni Lord. Yung tulong pong binibigay nyo sa amin mga nangangailangan, alam ko pong ibabalik yun sa inyo ni Lord ng doble pa po. At sana po, tuluyan na po akong gumaling para naman po, hindi na rin po nahirapan yung asawa ko, tsaka yung nanay ko po. Tsaka yung mga tao pong tumutulong sa akin, maano na po sila makita nila akong malakas po gaya ng dati. Yun lang po. God bless you po.